taruh di situ. Ako po si Margie, 26 years old, ang asawa ni Pidong. Bali lang taon na po si Kuya. 57. Ang laki ng agwat ng age nyo, kagaya nung in-interview namin last time, ganyan din kalaki yung agwat ng age nila. Meron kasi po akong asawa sa una. Eh, may asawa kang una. Bali pangalawa si Kuya. Opo, si pwede mo pang ikwenta sa akin na alam bakit kayo nagtiwalay nung una mong asawa. Matapang po siya, ma'am. Ano, binabato pa ako ng baso, tapos binubugbog niya ako, pinupulog pa ako sa kwarto. Kaya pag pagkatapos, pupunta na ako sa kwarto, umiiyak na lang. Bakit ilang taon ka ba nung ano, nag-asawa ka? 18, ma'am. Maaga din nag-asawa. Bakit mas pinili mong ano, mag-asawa ng mas matanda sa'yo? Kasi ma'am, alam niya na lahat ng trabaho sa lahat po. Kaya pinili ko po siyang mag-asawain. Nagkaanak ba kayo nung una mong asawa, ate? Hindi po, sir. So, bali yung dalawa yan kay sir talaga? Ikaw naman, kuya. Papaano mo binubuhay yung pamilya mo? Extra-extra na lang po sa kung saan sa para kumita na. May pangpakain ako sa mga pamilya ko. Ano naman ang trabaho ang ginagawa mo, sir? Kahit ano, sir, basta kaya. Oh, kasi sa edad mo yan, medyo ano ka na, tatay, medyo may edad ka na. Ang nasihirapan, sir, basta kumita lang para may pagkain ako sa dalawang anak ko. Pero ikaw, sir, bago mo inasawa si, ano, si Margie, may una ka bang asawa dati? Meron mo, sir. Hiwalay din po kami, sir. Ilan naman ang anak mo sa kanya? Dalawang, sir. May balita ka ba sa dati mong asawa? Wala na ako, sir. Eh, ba't naman kayo naghiwalay, tatay? Sa hirap din ang buhay, sir. Self-finance, sir. Wala akong mabigay na pera. Iniwan ka? Iniwan na. Ah, Margie. Anong klaseng asawa si Kuya Pidong? Mabait po, sir. Kahit anong trabaho, pinapasok po, sir. Kahit pandemic, pinapasok niya para mapakain po kami, sir. Yan po siya kasipag, sir. So kaya mo siya ginusto? Oo, sir.
Kaya bakit ano? Ba't napapaluha ka? Sa lungkot talaga ako, sir. Mahirap ang buhay. At hindi lang hirap ng buhay, kundi hirap pa rin sa trabaho dahil sa pandemic nito. Mahirap ang kaming kumita. Talagang sobrang hirap ng buhay ngayon, kuya. Hindi ako pa ng mata ko masakit. Bakit? Anong nangyari dyan sa mata mo, kuya? Nakapupad sa building ko, sir. Dapat extra sa building. Ah, okay. Para lang kumita. So, bali ay nang ginagawa mong trabaho? Nag-welding-welding ka? Oo, sir. Ma'am, mas gusto ko na pong mag-asawa ng mas matanda sa akin kaysa po mag-asawa pa ako ng mas kaedarang ko na walang mang alam sa buhay, katulad po ng asawa ko nung una na walang alam gawin kundi bugbugin ako, matuin pa ako ng baso, ikulong po sa kwarto. So ate, parang naging aral sa'yo yung una mong asawa, kaya napili mong asawain si Kuya Tilong. Opo, ma'am. So bali ate, hindi ka naman nagsisisi? Hindi po, sir. Kasi po, mabait po siya. Maswerte ka kasi andyan dyan si Kuya Pidong na kahit anong paraan eh, ginagawa niya para mapakain lang kayo. So, kahit pamdim niya, pupunta sa nag-extra-extra po, sir, para mapakain lang. Tsaka ano ah, ramdam ko yung pag-iyak ni tatay kasi inaalala niya yung pamilya niya. Kung wala po kami, may extra trabaho, sir, pumipitas na lang po kami dito sa mga taniman naming gulay para may pangulam po kami. Yun lang po ang pag-asa namin na para makakain. Eh yung taniman dyan na, sir, sa inyo ba yan? Hindi po, sir. Sa kanila po, sir. Pag-itong bahay. Nagigitira rin lang po kami. Kasi mabait naman sila. Ayan, tumutulong-tulong na lang po kami dito maglinis sa mga lupa nila. So, bali pinatira kayo dito para ipapano eh. Meron kayo masilungan. Opo, sir. Ito po si Trina, panganay po namin. 5 years old. At saka ito po naman si Uno, 4 years old. So, bali ate, ilan taon ka nung nag-asawa ka? 18 po. 18. So, nung naghiwalay kayo ng asawa, una mong asawa, ilang taon ka na nun? 18 po. Naghiwalay po kami mga 7 months lang po. Ah, so bali 7 months pa lang kayo, naghiwalay na kayo? Sir, kasi hindi ko na po nakakuan po yung ugali niya. So bali, ilang taon ka naman nung napangasawa ka ni Kuya? 20 years po, sir. 20 years old? Opo, sir. So bata ka pa talaga, ano? Ano yung nararanasan yung kahirapan dito, Kuya? Yung trabaho, ma'am. Kasi pag wala kang trabaho dito, wala kang kita. Katulad lang, pag umutang ka sa tindahan nila, hindi ka nila pautangin. Kasi alam nila wala kang trabaho. Ganun dito, sir. Bali, walang magpapautang sa inyo dahil alam nilang wala kayong trabaho. Oo, ma'am. Kasi alam na nila, ganun. Wala na akong may bad pag ganun. Kasi wala kang trabaho nila. Ikaw ate, ano yung naging trabaho mo dati? Nag-work po ng palay, sir. Sa ngayon wala na po, sir. Oh. So bukid din? Opo, sir. Ngayon wala na naman kasi tapos na yung taniman, di ba? So magantay na naman kayo ng mga ilang buwan bago kayo makapagtrabaho ng gano'n. Magkano naman binabayad sa inyo nun? 100 po, sir. 100? Ma'am, pasok po tayo sa tinitirahan po namin. Ma'am, ito po yung kwarto namin. Dito po kami natutulog. Ma'am, dito po yung pinag-uwan po namin, yung kusina po namin.
Ang red tagging sa Pilipinas ay nakakabahala. Ikaw ay i-re-red tag ng mga bayarang online trolls, mga right-wing folks, at minsan ay pati mismo ang mga kapulisan. Kung ikaw ay may hinanaing o kritisismo ukol sa mga bagay-bagay at sa mga tao na may kinalaman sa pamamahala sa gobyerno, automatic ikaw ay komunista and or terorista and or kasapi ng komunistang rebeldeng grupo. Kasya na sa inyong mag-asawa yan, ano? Opo, sir. Kasi wala pang napasukin na trabaho po, sir. Kaya ito na lang po yung pagkain namin, kundi, sir. Gutom na gutom yung mga bata. Opo, sir. Pinakakasa-kasa lang namin. Trina, masarap? Ha? Lakasan mo. Trina. Bakit ganyan yung tsinelas mo? Hindi pareho. Hindi ka nagpabili ng tsinelas sa mama mo? Bakit? Hindi pareho yung tsinelas mo, oh. Love mo si mama tsaka si papa? Anong gusto mo? Gusto mo ng bagong tsinelas? Opo. Eh yung mga ano, yung mga laruan tulad ng Barbie, gusto mo yung ganon? Opo. Sige. Oh, kawawa ka naman kasi wala kang ano, tsinelas. Ah,
Angie at Kuya Bidong, alam naman po namin yung hirap ng buhay ni Bidong. At saka nalaman din po namin yung istorya ng buhay na talagang napakahirap din po. Kaya ngayon po, mayroon po kaming daladalang munting handog po para sa inyo. Ayan Angie, daladala na namin yung tatlong bigas na regalo namin. Kuya. Salamat po. Sa binigay nito, maraming salamat po. So ayan, Angie, Kuya, itong mga to, ang nagbigay nga pala nito ay sila Sir Mark, si Ma'am Rhea, tsaka yung mga donors. Sa kanila galing to. Inaabot sa inyo para makatulong, dahil alam naman namin ang hirap ng buhay ngayon. Ayan, ha? Kuya, anong pakiramdam mo na meron na kayong tatlong sako ng bigas? Masaya na po, sir. So, kahit na ano, sir. Maraming salamat po, sir. Lahat-lahat. Bukod pa dyan, kuya, meron pa kaming iaabot sa inyo. Pasok tayo sa loob. Ha? Okay. So, sige. So, ayan. Kuya, ate. Meron silang pinapaabot na cash. Na sa panahon ng pandemic, ay makatulong sa inyo. Katulad ngayon, kuya, wala kang trabaho. Hindi ka makapagtrabaho dahil nga sa kumakalat na sakit na yan, talagang mahirap makahanap. Ito ha, meron silang pinapaabot. Galing kay Sir Mark, kay Ma'am Rhea, tsaka sa mga donors. So ito, magagamit nitong pera na to. Ayan ha. Sige, ikaw na lang tumanggap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11,000 pesos. Maraming salamat po, sir, sa tulong na po na binigay niyo po. Kuya, paano malalaman kapag nakahuli ka na ng isda o nakakuryente ka na? Tumatalon po. Ah, so bali, tatalon sila? Opo. Bagong sinayana sa itong anak mo, ha? Opo, sir. At saka yung gusto niya, kung gusto niya magpabili ng laruan, bilhin niya. Opo, sir. Tapos yung, di ba, sabi mo, para kapag nangailangan kayo, meron kayo good defense, ha? Opo, sir. Ayan. So, anong masasabi mo, kuya, sa mga tao na nagbigay sa inyo ng tulong? masasabi ko lang, sir, nagpapasalamat ako ng maraming sa lahat-lahat sa inyo. Sa lahat ng mga sponsor na tumulong sa atin.
Maraming maraming salamat ulit, sir. Ikaw naman, ate. Anong gusto mong sabihin kala Sir Mark sa aking Ma'am Rhea? Maraming maraming salamat po, Sir Mark. Sir Ma'am Rhea, maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong tulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. Na-inspire kami sa ano, kwento ng buhay niyo. Na biruin mo na mas matanda si Kuya kaysa sa'yo. Pero yun nga sabi mo na mas maganda na lang na mag-asawa ka na mas matanda sa'yo kaysa sa kaidaran mo. Kasi alam niya na yung ano, buhay, no? Alam niyang dumiskarte kung paano kayo mabubuhay. Hindi kagaya ng ibang kabataan. Diba? Ayun nga, nangyari sa'yo na lagi kang binubugbog. Nakapag-asawa ka nga ng bata pero hindi mo yung nangyari. Naghiwali din mo. Diba? Ayan. So, paano? Mauna na kami, kuya, ha? Ate. Maraming salamat ulit, sir. Makakarating sa kanila yan, ha? Okay. So, mga comrade, paribagong job well done tayo ngayong araw. So ayun, napakabata mo, at the age of 15, nag-asawa ka na agad. What? Oo, ma'am. Kasi po ganito po kasi yun, ma'am. Yung una ko pong asawa, binasa po ako sa kwarto po ng bahay po nila. Tapos wala na pa akong nagawa, ginawa niya na lahat ng ginawa niya sa akin. Tapos hindi nagtaganan. Nagbunga ba yung ginawa niyang kahayupan sa'yo? Opo, kuya. Tapos, sinasaktan ako. Tapos, gusto kong kunin yung anak ko, ayun yung ibigay. Dahil daw, sa hirap sa buhay namin. So, bali ganito, Gemma. Dalawa na yung anak mo, ibig sabihin. Tama? Dalawa na yung anak mo. Opo. Isa sa una mong asawa, at dito pangalawa mong asawa. Opo, sir. Okay. So bali yung una mong anak ando doon sa ano sa una mong asawa. Okay. Eh bakit hindi mo kunin? Gusto ko pong kunin, sir, kasi lang po wala lockdown naman po. Kaya sinitiis ko na lang po ang ano ko po sa anak ko. Minsan umiiyak po ako. So bali ilang taon na yung una mong anak? 5 taon na po na mahigit po, sir. Minis ko na nga po yung anak ko, gusto ko nga pong kunin. So ang ibig mong sabihin, yung gumahasa sa'yo, yun yung naging asawa mo nung una. Eh bakit naman nangyari yan, pinaasawa? Hindi ba kayo nagdemanda noon? Idedemanda ko po sana siya, pero sinabi po ng ate ko, huwag muna kasi may pinoproblema kasi doon sa bahay namin noon, yung kapatid ko na lalaki po. Kasi po yung kapatid ko na lalaki, pinasaktan po kami lahat. Yung paglasing po. Anong ginagawa sa amin. Kaya, yun po. Kaya pinaasawa na lang sa'yo yung taong nang rape sa'yo. Opo, yun. Para makalayo ka doon sa kuya mo na nambubugbog sa inyo. Opo. Tapos yung una mong asawa, binubugbog ka, kaya nakapag-asawa ka ulit ng pangalawa. Opo. Pero mabait naman po to. Itong pangalawa. Opo. Opo, nakikita nga natin yung kahirapan nila. Talagang sobrang hirap. Pareha pa silang walang trabaho. Lalo pa tatlo yung anak nila. So, sir, kung may hilingin ka, sir, ano yung gusto mong hilingin para sa inyo? Gusto ko, sir, na hiling ko sa, sir. Mayroon bigas, sir. Mayroon ako papakain ng pamilya ko, sir. Para kayo papala, meron kayong ano dito. Hindi na yung sinakain ng anak mo. Talagang ibang klaseng bigas yan. Ano? Opo, sir. Opo, kung magkataon man na halos lahat mawalan ng trabaho at hindi pa rin matapos ang pandemic na yan. Yung iniisip mo nga, katulad nga kanina, na para lang mabuhay mo yung pamilya mo, eh gagawa ka ng masama, huwag mong isipin yun, ha? Opo, sir. Huwag mong isipin. Dahil,
may awang Diyos. Mawawala yung pandemic na yan. Mawawala yung sakit na yan. Okay? So, at kaya niyong lampasan itong hirap ng buhay. Sa pagpatuloy mo lang. Patuloy niyo lang yung pamumuhay niyo. Okay? Opo, sir. Kaya na mabuti ko nang maghanap ng buhay kaso wala. Ayun, napungsitan. Ano ang gusto mong sabihin kay Joan? Sa anak? Sa anak. Gagaling mo pa sa pag-aaral mo pag mayroon tumulong sa'yo. Sa ating. Pero tapos ka. Pero hindi siya nakakapag-aaral, ano? Hindi po. Sige, hirap po kami. Lalo pa, lima yung anak mo. Salamat, Papa. Kahit hindi po kayo nakakapasada, ginagawa niyo po ng paraan para makabili lang po kayo ng noodles po minsan ng itlog para magkaramansyan lang kami magkakapatid. Ang importante po, magkakasama tayong magkakapamilya. Salamat, anak. Maintindihan mo ang sitwasyon natin.